kabulbuli, no? So ayun, matutuloy na po itong ating rides ngayon papuntang Real Quezon. So ito na po ang ating mga makakasama, sina Idol Francie Motovlog at itong yung isang naka-Honda RS na 150 naka-rider at ito si Repsol Solo Ride. So alis na kami rito, ang meetup namin dito sa Ortigas. Bali, lima na motor kami rito na magkakasama. Ang gaganda na kanilang mga motor dahil naka 150 yung apat, ako lang yung naka 125. Siyasabay tayo sa kanila dahil 150 sila. So ayan guys, mag-update na lang kami ulit kapag nandun na kami sa unang stopover. Magtitipid na ng battery dahil dalawa lang yung battery ng ating camera. So yan guys, update tayo. At di ko na po alam yung lugar na to kung saan na kami. Ngunit naramdaman ko na yung lamig ng hangin dito. Napakalamig na ng hangin at marami na kami nakakasabay na mga riders. So base sa nakikita nyo guys, medyo maliwanag na po yung panahon. Napakaraming puno rito na mangga. Kaya isa sa nagpapalamig ng hangin na sarap. Sarap matulog! Ang lamig! So siguro party pa ng resulto. Mula kanina, pag-alis natin, dire-diretso pa naman yung biyahe natin. Di tayo na, di pa tayo nag-stop over o huminto. Thank you so. Kikita niya, yun o. Grabe eh. Ang lamig. May itong may arko dito. Tingnan natin kung anong lugar na to. Ang arko. Balwarte ng Murong. Ah, Murong na pala to. Ayun oh. Balwarte ng Murong. Ayun guys, at tuloy-tuloy pa rin naman ito yung biyahe natin. So mag-update tayo ulit pagka medyo ano na. Yung talagang maliwanag na nakitang-kita na natin yung view dito sa kalsada. Alright. So guys, update tayo. At nakikita ko na po yung windmill dun, oh. May windmill dun. So na lagpasan na namin yung arko ng palilya, palilyar dito sa basta palilya na tong lugar na to. Nalagpasan na namin. Huminto kami sandali kasi di na kami nakuha ng picture pa yun, oh, dahil madali yung ibang kasama namin. So ang kalsada dito guys is two-way siya pero makipot ganun ang oh. Tapos malalaki na ang tipak ng bato rito sa bawat side. Ayan guys, so yung windmill. Thank you, no? Kita nyo yan. Windmill yan guys. Dito sa Palilya, Rizal. Ayan, no? Wow, marabi. Kita nyo, nandun yung kalsada. Yun o. Paikot-ikot.
nga pala guys ang pupuntahan natin dito sa Real Quezon, you know, is yung Bagbag Falls dito sa Quezon, Real Quezon. So ito yung nauna ang nakakaalam sa lugar na pupuntahan namin, kaya sumusunod kami sa kanya, si Idol Franz Motovlog. Siya po ang nakakaalam sa daan. So ito yung isa sa mga dinarayo dito guys, dahil nga itong view deck na to, ayan, kitang kita yung baba niyan dito sa Metro Manila. Ayan, kikita natin dyan, ayan o, diba, o, kitang kita, ayan guys o. So yan, yan yung view deck na yan, ito yung isa sa dinarayo dito, dahil kita yung dagat na yan, yan doon, gano'n doon. Grabe, ang lalim niyan guys, yan o. Isipin mo yung poste ng Meralco nandun o. Ang liit. So ito po si Idol Franz Motovlog. Shout out kay Idol Franz Motovlog at ang kanyang asawa si Idol Ripso Solo Ride guys. Ayan. So yan yung kasama natin dati at saka yung kanyang missis. So ito yung mga kasamanan. Idol, shout out. Okay lang, okay lang. Idol, Chris Moto. Ah, si Chris Moto. Oh, ano, nag-vlog ka na? Ano ako din, nahilaw ko dun sa ano. Kaya nag-ano nga muna ito eh. Sabi ko, stop muna tayo. Hindi ko yung sanay, mahilaw. Nakakalig talaga yun. Ito yung motor nila, naka-Raider, RS150R, RS150R, Aerox 150, at Road Sport 125. Ito yung sa akin. Lahat sila naka 150, ako 125 lang. So yun guys, oh, makikita natin dito yung gandang view deck dito, you know, ang dagat na yun guys hanggang dun, anong lugar na yun, diba? Nakita niyo yung poste ng Miracle guys, mataas pa kami guys sa kanya, samantalang kapag nandun kami mas mataas sa amin yan. So yun guys, babakbak na kami ulit. Paunahin natin sila. Susunod tayo ulit sa kanila. So magmula doon sa may viewing deck na yan, so didiretso tayo sa kalsada na to. At ayan, nauna sila. Papunahan natin sila para makuha din sila sa video. These are times they won't last forever, but I know that you've been scared. There's nothing we can't hear together. Kaso medyo delikado yung may landslide yata rito nung panay ulan dito, you know? Kasi may tibag yung lupa na bundok, bundok na lupa pala. So ganito ka excited yung kalsada rito guys, pa curve curve. Kaya kung nakikita nyo yung dalawang linya sa gitna, sulit siya, hindi siya putol-putol. So ibig sabihin bawal umovertake dyan. Ay, yung kahit anong uri ng sasakyan, bawal na bawal umovertake. So i-correct nyo ako kung mali ako. Basta pagkakaintindi ko sa ganyan na double solid lane, bawal ang mabertik yung mga sasakyan. So yun guys, tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe natin na to, hanggang sa marating tayo. Ang pupuntahan pala natin, hindi Bagbag Falls, Balagbag Falls pala mga idol, mga kapagulbol, Balagbag Falls. Okay guys, oh, nakikita nyo yan. Yun, yun, ang daming win-win guys.
Diyos, nasa langit na tayo mga kabagulbul. Dami pinya yan o. Ayan. Kaya anong lugar na to? Pililya po. Palilya? Pililya. Pililya. Kapag ang linya ng kalsada guys, single solid lane, tapos nasa parte natin yung ganyan, yan ang makikita nyo, napasa parte natin, bawal tayong umivertek dan kapag ganyan. Ngayon kapag makikita naman natin niya yung solid lane na yan, nasa kabila, katulad nito ayan, nasa kabila, ayan sila ang bawal umivertek, yung nasa kasalubong natin, tayo naman ang pwedeng umivertek. Kapag nakita natin yan. Kapag dito, bawal tayong umuvertik dito. Kadyong nasa kalsada na to. Kapag sila naman ang nasa yung lane na yon, nasa kabila nila, nasa party nila, so sila naman ang bawal umuvertik. Yan yung ibig sabihin ng road markings na yan. Walang katapusan yung kalsada na bangking-bangking dito mga idol. Napakaganda. Siguro pag uwi ako ng Bohol tas ganito ang kalsada, napakasarap bumiyahe.
Gustong gusto ko yung ganitong kalsada eh. Yung trail, nati-trail na parang trail siyang daanan, napaka solid. Guys, makikita nyo yan, no? So yun yung tandaan natin guys, yung road markings na yan. Kung may vertex, muntik na madulas sa'yo. Sige, bangking! Ganito kakanta from kalsada sa probinsya guys. So ayan guys, at pagkalis natin doon sa may unang hinintuan natin kanina, eh, no? So narating natin yung lugar dito na yan, na malapit ang makikita natin yung Laguna DB. Ayan o, oh, yun o, oh. Kita nyo ba guys? So napakalapit na dito yung Laguna DB. So pababa pala tong kalsada na to, hanggang sa malapitan natin tingin yung Laguna DB. Wow, sarap bumiyahe talaga ng ganitong long ride tapos ganito ang kalsada. Tapos walang ganong motor, walang ganong ano, walang traffic. Sus. Nakaka ano, sarap sa feeling kahit na pagod nga, pero yung saya na naramdaman mo ay napakasarap. Tapos naka yung katawan mo parang na-freeze dahil sa mga nalalanghap mo na malamig na hangin at napaka-fresh na hangin. So kahit na nga mag-alas 7 na ng umaga, kirik na rin yung araw, eh malamig pa rin yung simoy ng hangin. Ah, simoy ng hangin. Oo nga, simoy ng hangin. Yung daplos ang hangin, napakalamig pa rin. Ayun guys, magmula sa pinakatuktok, yung hinintuan din natin na kung saan kumain tayo ng taho, ay narating na rin natin itong kalsada na to na napakadiritso. At sa kaliwa natin, makikita natin yung malawak na palayan dito. Ayan guys, oh. Di ba? Napakaganda. At ganoon din po rito sa kanan natin, sa parteng kanan, makikita rin natin yung napakagandang at napakalawak na anar ito. So galing tayo doon sa taas, ngayon nandito na tayo sa baba. Diba guys, nakikita nyo guys, napakaganda. Ang ganda ng tanawin dito. So tuloy-tuloy lang ang biyahe natin mga kabulbol, hanggang sa mararating na nga natin yung itong pupuntahan natin. So dito naman guys ay makikita rin natin yung kalsada dito ay napaka diritso. Ayan, so mula dun sa may malawak na palayan hanggang dito, makikita po natin dito yung ng kalsada, diritsong diritso siya. Oop, kakaliwa kami rito. So kumaliwa kami rito eh, no? At dun sa may diretsong kalsada na yon, checkpoint. So dito naman guys, makikita rin natin napaka diretso ng kalsada rito. At ayan na nga yung araw, yung direct na yung araw, napakaganda na ng sikat at napakalamig pa rin ng hangin dito kahit na medyo ma-trick na yung araw. So ang oras siguro natin ngayon ay nasa alas 7 na mahigit. Kaya ayan, maliwanag na. Kitang-kita na natin yung kagandahan dito guys. Ayan oh, mga palayan, bundok doon, napakaganda.
So ganun pa rin yung road condition dito. Asfaltado naman siya. Medyo may huka-huka na rin ng konti. Kaso tawag nito, two-way lang siya na makipot. So di siya ganong malapad. So meaning di tayo pwedeng umabertik dito. Guys, tingnan niyo yung araw. Nakatayo sa taas ng bundok na yan. Ayan o. Wow. So, sa tingin niyo guys, at medyo sisilang sa akin nung kalsada na ganito, yung pa-banking-banking. Kasi, sanay ako sa kalsada sa Bohol na ganito ang kondisyon ng kalsada dun sa Bohol. Medyo malubak, medyo paahon, tas ganitong tuwi siya na makipot. Sanay na sa ganitong kalsada. So ayan guys, at pagkalipas po na ilang oras nating biyahe, so narating na naman natin tong kalsada na to na puro puno ng kahoy. Napakaganda guys. Napakalamig pa rin ang hangin dito at makikita po natin probinsya-probinsya na dahil yung mga bahay-bahay dito ganyan o, di ba? Napakaganda na ang bahay-bahay.